Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan po natin yung mga signs na meron kang Sigma personality. Ano ba itong Sigma na ito? Pag sinabi nating Sigma, ito yung tawag sa mga wolf na mas pinipili nilang mag-isa. Alam nyo kasi, yung mga wolf, lagi silang sama-sama niyan eh. Kapag meron silang kaaway, lumalaban sila as a pack, as a grupo. At sa hanay ng mga wolf, may tinatawag na alpha, which is yung leader. Merong beta, omega, delta, gamma, mga ganun-ganun. At yung sigma, kagaya ng alpha, kaya niya rin naman maging leader. Pero mas pinipili niya na lang na mag-isa. Mas pinipili niyang i-lead yung sarili niya. Mas pinipili niyang umalis sa hanay ng mga wolf. Alam nyo, yung alpha, beta, gamma, omega, sigma, yun yung mga hanay ng mga wolf at maihahalin tulad natin yun sa personality ng isang tao base sa social hierarchy. At dito sa video na ito, Sigma personality muna yung pag-uusapan natin. Nag-research ako, pinag-aralan ko yung mga character na nasa Sigma personality. At pumili lang ako ng ilan. Yung mga character na nasa Sigma personality lang talaga. Kung di nyo nalalaman, may mga character kasi na meron sa Sigma personality at meron din sa Alpha, nasa Beta, nasa Omega, nasa Gamma. Kaya dito sa video na ito, yung malalaman nyo lang ay yung mga character na nasa Sigma personality lang talaga. Okay, simulan na natin. Sign na meron kang Sigma personality. Unang sign, ito ay kapag mas pinipili mong mag-isa. Yung mga introvert na tao na mas pinipiling mag-isa at ayaw nilang makisalamuha sa maraming tao, masasabi ba natin kagad na meron silang Sigma personality? Hindi natin agad-agad masasabi. Dahil kailangan muna nating alamin kung ano yung mga character na nasa Sigma personality bago natin masabi na ang tao ay merong ganong character. Alam nyo yung mga taong merong Sigma personality, tinatawag natin silang introverted alpha. So, ibig sabihin, kaya rin nilang mag-lead ng ibang tao, pero mas prefer nilang mag-isa. Mas prefer nilang i-lead yung sarili nila. Kaya kung sa pagiging mag-isa mo o sa pagsosolo mo, marami kang nagagawa, mas nakakapag-focus ka sa pag-aaral mo, mas nakakapag-focus ka sa trabaho mo, isa yan sa mga sign na meron kang Sigma personality. Yung mga tao kasing merong Sigma personality, ayaw nila ng distractions, ayaw nila ng mga taong nasa paligid nila. Lalong-lalo na kapag meron silang bagay na kailangan gawin dahil mas nakakapag-focus sila kapag sila lang. At lalong-lalo na kapag ang isang bagay na kailangan nilang gawin ay alam na alam talaga nilang gawin. May mga pagkakataon na ang taong merong Sigma personality ay nagiging dependent sa ibang tao. Siyempre, kapag ang isang bagay ay hindi niya pa naman alam kung paano gawin. Pero kapag alam niya na lahat, alam niya na kung paano gawin ang isang bagay, asahan mo na mas pipiliin niya na lang na magsolo. Dahil mas nagiging productive siya kapag mag-isa lang. Mas maraming bagay siyang magagawa. Next sign na ang isang tao ay merong Sigma personality. Attractive and mysterious. Alam nyo kasi, yung mga taong merong Sigma personality, sila yung mga tao na laging tahimik, laging tulala, akala mo laging malalim yung iniisip. Hindi nawawala sa kanya yung pagiging tahimik. At sa pagiging tahimik niya, sa pagiging misteryoso o misteryosa niya, nakatulong yun para magustuhan siya ng ibang tao. Nakatulong yun para maging attractive siya. So kung meron kang Sigma personality, napakapalad mo naman. Tatahi-tahimik ka lang tapos magugustuhan ka ng ibang tao. Uy, uy, sana all! Diba yung mga taong nasa paligid natin, ang gusto nila ay yung mga taong maiingay, mga taong masayahin, jolly, merong sense of humor. Diba? Kadalasan sa mga taong nasa paligid natin, ganun ang gusto. Pero sa mga taong merong Sigma personality, hindi nila kailangan maging ganun. Dahil pagiging tahimik lang, pagiging misteryoso at misteryosa lang, sapat na para magustuhan sila ng iba. Bukod sa pagiging attractive, nakikitaan din sila ng katalinuhan base sa observation ng ibang tao. May mga tao tayong makikita na sa pananahimik nila, hindi natin sila nakikitaan ng katalinuhan, di ba? Unless makikilala natin sila. Pero sa mga taong merong Sigma personality, wala silang ginagawa, hindi sila nagsasalita, kumikilos lang naman sila,
pero makikitaan natin sila ng katalinuhan. Yun yung mga taong merong sigma personality. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang na-attract sa kanila. Next sign na meron kang sigma personality, you are non-judgmental. Yung mga tao kasing merong sigma personality, sila yung mga klase ng tao na hindi nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. Wala silang pakialam sa sinasabi ng ibang tao, basta't ginagawa lang nila kung ano yung gusto nila. At dahil hindi naman sila sensitive sa panghuhusga ng iba, hindi nila na-adapt yung pagiging mapanghusga against sa iba. Yung mga tao kasing may ganitong personality, marunong silang magbigay ng value sa iba. Mas prefer nila yung ganong ugali kesa manghusga ng ibang tao. Next sign na meron kang sigma personality, meron kang sariling mundo. You have your own style, meron kang sariling kinikilos, meron kang sariling strategy. So kumbaga hindi mo ginagawa yung mga bagay na common na ginagawa ng iba. Kung minsan nagiging rebellious ka sa leader mo, pero in a good way naman, not in a negative way. Kasi nga, meron kang sariling galaw, meron kang sariling kinikilos. At yun yung effective, yun yung nagwo-work sa'yo para magawa mo ng maayos yung gawain mo. Kaya madalas, hinahayaan ka na lang ng ibang tao na gawin yung gusto mo. Kasi nga, meron kang sigma personality, meron kang abilidad ng leadership. Pero mas pinipili mo lang i-lead yung sarili mo kesa i-lead ka ng ibang tao at mag-lead din sa ibang tao. Next sign na meron kang sigma personality, you value silence. Masyado mong binibigyan ng importansya yung katahimikan. Kapag meron kang gagawin, magtatrabaho ka, mag-aaral ka, gusto mo tahimik lang lahat. Yung ibang mga tao, kapag nag-aaral sila, kapag nagtatrabaho sila, kapag meron silang ginagawa, gusto nila maingay, gusto nila may music. Kapag matutulog, gusto nila may music. Pero ikaw, kapag meron kang bagay na gustong gawin, gusto mo tahimik lang talaga lahat. At mas nagiging productive ka kapag tahimik. Next sign na meron kang sigma personality, you hate attentions. Gusto mo naman na pinupuri ka ng ibang tao, pero ayaw mo nga lang na ipinagkakalat sa iba. Ayaw mo lang na nabubroadcast. Yung mga tao kasing merong sigma personality, marami silang kayang gawin. Matatalino sila, attractive sila sa iba, pero ayaw na ayaw nilang nagiging center of attraction. Yung ibang mga tao, gusto nila, sikat sila, gusto nila, famous sila, gusto nilang nagiging center of attraction, gusto nilang pinupuri dahil dun nabuboost yung confidence nila. Pero kabaliktaran yun ng mga taong merong sigma personality. Dahil para sa mga taong merong sigma personality, confident na talaga sila in their own way. Hindi nila kailangang purihin ng ibang tao. O hindi nila kailangan ng papuri galing sa ibang tao. At yun yung mga sign na meron kang sigma personality. Comment nyo nga sa baba kung ilan yung score nyo, ilan ba yung mga sign. Di ko na nabilang kayo na lang bahalang magbilang. Para sa akin observation ko lang talaga to. Sa pelikula ka lang talaga makakakita ng pure alpha male, pure beta male. Sa mga pelikula ka lang talaga makakakita ng mga ganyan. Pero in real life, halo-halo talaga yung ugali na may experience mo. Para sa akin lang yun, observation ko lang naman.